So ang ating patuloy ang pagpapala sa umagang ito. Nawa ay natuto po kayo sa mga paksa na ating inilatag para sa umagang ito. At ito'y magpapaalala sa atin na ang Diyos ay hahatol sa mga huling panahon. Mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa at patuloy tayo sa Diyos sa kanyang kagandahang loob. Dito po sa may bilang 299, muli tayong umawit sa Diyos upang gulitain o alalahanin ang kanyang kamatayan sa krus para sa ating mga kasalanan. Page 299. Lead me to Calvary. At hilingan natin si Brother John Mer sa pagbasa. 299. Lead me to Calvary. King of my life. Lead me to Calvary.
Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid. Tunay po na nakakatakot yung mga larawan na pinakita ng ating mga aral sa umagang ito na kung saan ay yung hapo ng hell. Pero nakakatakot lamang po yun kung alam natin na yung ating sarili ay hindi umaayon sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pero sa mga katulad po natin na tumutupad sa kautusan ng Panginoon, hindi po natin kailangan matakot kasi alam po natin na yung eternal salvation, yung ating paroroonan pagkatapos po ng paghatol ng Panginoon. Kaya magpatuloy po tayo sa umagang ito, sa pinakasentro ng ating gawain, at paglaanan po natin ng kaunting panandali ang katahimikan, ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, verses 23 to 29, ay ganito po ang wika ni Apostol Pablo, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y pagkanulo ay tumangkot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman, hinawa ka ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang sarong, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Diyos na dakila at kapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito ay inaalala namin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng inyong anak na si Jesus Cristo. Sa oras po na ito, Panginoon, ay hawak na iyong lingkod ang tinapay at ubas na sumisimbolo sa kanyang katawan at dugo. Dalangin po namin, Panginoon, sa umaga ito na ikaw ang mauna sa aming gagawin. Pag-inom at pagkain ng tinapay at ubas na ito, ipagkaloob mo ang kapatawaran ng pagkakasala ng bawat isa sa amin, na kami ay maging karapat-dapat din naman sa pagtanggap ng mga bagay na ito na pinagkalooban ng kapatawaran sa pamagitan ng pagkapako na sa krus ng aming Panginoong sa Kristo. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin mo ang aming pisikal at espiritual na pangangatawan, na ang pisikal na pangangatawan na ito ay magamit namin sa pagtupad at pagganap ng aming mga responsibilidad sa pagiging Kristiyano. At ang aming espiritual din naman, Panginoon, ay linisin mo at bigyan ng kaayusan, ng kapayapaan na hindi maligaw ng landas upang matamo namin ang buhay na walang hanggan. Gamitin mo ang bawat isa sa aming Panginoon sa patuloy na pagpapalago ng iyong mga salita. Bumuka ng maraming mga aral para sa gawain ito at lubos kami umaasa ng Panginoon na ito ay kampanin namin ng panghabang buhay habang kami nasa sanggitang ito. Nawa, Panginoon, ay ipagkaloob mo sa amin ang pang-araw-araw na kaligtasan. Siya po ang aming kailangan upang makapagpatuloy po kami, Panginoon, sa mga dapat namin gawin. Inihiling po namin, pinagpapasalamat ang lahat ng bagay sa tanging pangalan ni Jesus.